this is Ronald Corpus Official and welcome to my vlog. And for this content, for this video, atin pong sasagutin po ang isang katanungan coming from Ana Rose Aquino, na kung saan ang kanyang katanungan ay, hello po, may bayad po ba magpa-vaccine ng anti-rabies at magkano po ba? Salamat. So yun ang ating pag-uusapan o ating tatalakayin pagkatapos po ng aking maikling intro. So ito yon. Welcome sa aking YouTube channel, Ronald Corpus Official! So for this content, for this video, ating pag-uusapan o ating tatalakayin ang isang katanungan coming from Ana Rose Aquino, na kung saan ang kanyang katanungan. Hello po, may bayad po ba magpa-vaccine ng anti-rabies at magkano po ba? Salamat. So yun yung ating tatalakayin for this content, for this video, na kung saan ating sasagutin po ang isang katanungan coming from Ana Rose Aquino. So ang kanyang katanungan, kung magkano nga ba ang kanyang gagastusin o ang bayad ng isang pagpabakuna po ng anti-rabies. So, ang kasagutan po niyan is depende po kung saan po kayo magpapavaccine, either in a public or in a private establishment o kagaya ng animal bite center and hospital. And depende po kung anong klaseng gamot ang ibibigay po sa inyo. And depende po yan kung saan po kayo nakagat. So, meron kasing tinatawag na high risk part, kagaya ng nasa mukha, nasa ulo, nasa tainga, or somewhere part na malapit po sa ating utak. So, pag ganyan po ang klase, ay medyo may kamahalan. It depende po rin kasi sa timbang ng inyong katawan. So, commonly kasi pag ganyan po sa taas, is commonly binibigay po sa inyo is irig. And kung kayo po ay nasa normal lang na nakagat, kagaya ng kamay, daliri, and depende rin po yan kung anong klaseng gamot ang inihatol po sa inyo or availability po ng gamot ng isang hospital o isang drugstore, etc. So, depende po yon. So, based on my experience, so, ako po ay nakagat po last April 28, 2020, panahon po ng pandemic. So, hindi po ako nagpunta in public hospital. It's because ang dami pong may COVID in public hospital. So, doon po ako nagpunta in a private hospital na kung saan ang inihatol po sa aking gamot ay Abirab. So, kung inyo makikita, so ipapakita ko po sa inyo ng actual. So, makita nyo po Abirab vaccination card. So, ang inihatol pong gamot sa akin is Abirab. So, meron po siyang tatlong dose ng vaccine. And yung vaccine na yun is naghahalaga po ng 15 pesos per shot. So, tatlong beses ka pumunta ng hospital, that's around 4,500. And plus the consultation po ng 400. So, umabot po ng 4,900 po ang ginastos ko po para po dun sa bakuna. So, this ang gamot, naglalast po siya hanggang 5 years. So, kung ikaw po ay nakagat after a year, after 2 years, after 6 months, ang kinaganda dun is kahit sa ang part na po kayo magkagat is wala na po kayong pangamba. Kasi ang ibibigay na lang po sa inyo is booster shot. And ang magkano din ang booster shot? Sa mga private hospital, commonly na sinisingil sa inyo is more or less is 500 pesos. That is 2 shots. So, that's around 1,000 pesos ang inyong gagastusin. So, share ko na din sa mga public hospital kasi naranasan na rin namin magpabakuna in public hospital. So, in public hospital ay makakatipid po kayo depende po sa gamot na inihatol o meron sila. So, sa public hospital kagaya sa amin in Bulacan Medical Center, so based on my experience is meron po silang bigay na free
na first dose and second dose na vaccine. Ang nangyayari, nagiging apat na dose yan. Kung ang nakakagat sa inyo po ay stray cats o namatay, so magkakaroon po siya ng apat, so additional 2 shots. Since ang libre lang po ay first and second dose, so ang poproblemahin nyo lang po is yung pangatlo at pang-apat. Kung meron mang pang-apat, pero commonly naghanggang sa pangatlo lang. And pagdating naman, pag nandun ka sa public hospital, ang kinaganda dun is nagkakaroon po kayo ng kahati ng doon sa isang bote kasi pwede kayo maghati ng apat, hanggang apat. So, merong mga gamot na kailangan hati lang kayo. So, nakakatipid po pag andun po kayo in public hospital. Kaya lang, maglalaan po kayo ng oras kasi ang madaling araw, pipila na po kayo and maghahanap pa po kayo ng inyong kahati. Kung kayo naman ay nakakaluwag-luwag, direkta na po kayo in a private hospital. So, yun nga lang, may pagkamahalan. So, pagdating naman sa anti-tetanus, so meron yang availability sa ating barangay health center. So punta lang po kayo sa barangay health center, kayo po ay mag-inquire at kayo po ay nakagat at magpapaturo po kayo. Libre po yon. So merong tinatawag na 2 shots. So first and pagdating po na 30 days, babakunahan po kayo, bibigyan po kayo ng araw kung kailan kayo babalik. And yung lalast po ang inyong anti-tetano ng 3 years. So, yun lang. So, shout out kay Ana Rose Aquino. So, nasagot ko na po ang katanungan. So, sana nakatulong po itong video na ginawa ko para po sa mga taong nakakagat po ng mga pusa at aso or belongs to warm-blooded animals with fur na kung saan sila po ay carrier ng rabies. So, sana nakakatulong po itong aking video. So, thank you kay Ma'am Ana Rose Aquino. So, nagkaroon po ko ng idea para i-share, ibahagi ko po sa inyo ang aking karanasan. Kung magkano nga ba aabutin pag nagpapa-anti rabies vaccine kayo. So, yun lang. So, once again, this is Ronald Garpus Official na nagsasabing kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel. So, please subscribe to my YouTube channel and kung nagustuhan mo yung content na to, so paki-like. Kung ito po ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman nating lahat na ganito po ang babayaran nyo po anti-rabies vaccine. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog or additional information about this content kung magkano nga ba aabutin ang isang bakuna po ng isang anti-rabies vaccine. And pinaka-importante mga ka-official is huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. So nagpapasalamat din po ako ng buong-buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye!